Magandang umaga mga kabayan, ito ang balita ngayon. Vice President LENi Robredo nilamo ng labis na kahihiyan matapos siyang ilaglag ng isang piloto ng Cebu Pacific Airline. LENi Robredo walang mukhang naiharap sa publiko na umalingaw-ngaw ng bahong matagal na palang itinatago lantarang isiniwalat ng isang piloto ng Cebu Pacific Airline ang aniyay panggagamit na natalang outgoing Vice President LENi Robredo sa kapangyarihan nito para sa sarili umano nitong kapakinabangan. Sa isang mahabang Facebook post, idinitali ng naturang piloto na kinilalang si Van Ranua ang kaniyang karanasan. Nang magresulta umano ito sa flight diversion, ipinagdiinan din niyang kasama sa naapektuhang pasahero ang ambasador ng Australia at ilang mga sanggol na nagsisiyakan na lamang. Narito ang kaniyang naging pambubulgar na siyang labis na nagpanudnod sa outgoing VP sa labis na kahiyan na dumagdag pa sa epekto ng kaniyang pagkatalo. Pero bago ang lahat mga kabayan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, isubscribe mo na yan at huwag mong kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka pa sa lahat ng mga videos na i-upload namin. At narito ang naging pahayag on LENi's ironing graduation toga at New York. Showbiz, how about yung nag-divert kami sa last month kasi pinahold niya lahat ng flights para lang priority to land siya sa Manila, and that is coming from a campaign in the south. I know she's entitled to that as VP, pero para gawin mo on peak hours at para sa election, mali na ata yun. Pasahiro ko pa ambassador ng Australia that time. And when I made the PE before we divert, I can see his head shaking na lang sa camera. I have 7 infants on board na naririnig kong umiiyak during our fuel stop at Clark and passengers who missed their connecting flights. Yun kaya naisip niya, I can feel the frustration ng kapitan ng Singapore Airlines and Qatar Air who also diverted that time. Bakit yun hindi nabalita? Kasi nga ang image na gusto niyo makita kay LENi is mapagkumbaba, malinis at makamasa. Pero hindi eh, majority has spoken and clearly she failed on connecting sa masa. Yes, sa elites patok siya. Kasi nga kayo lang ang matalino, may alam at tama. Obvious naman na karamihan dyan social climber lang and she wants to be associated with your group. Remember Rojas doing the traffic and nagbuhat ng bigas. Failed, diba? Kasi nga alam naman ng tao na it's all for the show. Same banana, in fairness with PRD, on his entire term, never ko narinig na ginamit niya ang code 1 sa NAIA. Unlike yung time ni Pinoy na almost every week may code 1. And yung naglaglag bala, nawawala, takot lang kasi nila na ipakain sa kanila yung bala. In short, ramdam ko an improvement sa NAIA. And then there's these talks of people power to oust BBM. It's not my pick, pero pwede ba suportahan nyo na lang muna yung tao bago kayo mag-rally? Hala, nang karamihan yan eh, you might not respect the person, but respect the position and democracy. And hindi nyo ba naisip na kung matanggal nyo man si BBM, si Sara ang papalit, and I'm sure hindi nyo din naman gusto yon. Takot nyo lang masabihan ni Sara ng let me educate you. Move on place lang for the sake of our nation. Love you, peace sa lahat. Dahil dito kumulo ang dugo ng mamahayag at abogadong si Attorney Nick Nangit. Builda pa niya, huling pagkakataon na umano nito ni LENi na makaporma. Dahil sa sandaling makaupo na ang BBM Sara, isa na lamang daw umano itong duling pananalpak pa ni Attorney Nick. Hanggang ngayon, epal ang ipokritang ito at ang mga galamay niya na sige photo ops. Pag nag-July 1 na, hindi na dapat pansinin pa yan. Kahit kumandirit pa o tumawid sa alambre, isa na lang siyang mother who is a girl. Period. Sinundan din ito ng matapang na pahayag na mula sa journalist at vlogger na si Mark Lopez. Ayon pa sa kaniya, nakanda umano siyang manindigan kasama ng naturang piloto upang labanan ang pagka mapagpanggap umano ni Vice President LENi Robredo. Paniniguarado pa nito, I stand by Van Ranua, the Cebu Pacific pilot who revealed the hypocrisy of LENi Robredo. Van is our man.
all-out offensive ang kakampings depending madam and her hypocrisy, go figure. Sure, Kapitan Van Ranwa may have violated some airline policy or even breach in the internal social media guidelines of Cebu Pacific, but it doesn't change the fact about the hypocrisy of LENi Robredo. Kakamping daw yung BP ng flight operation ng Cebu Pacific, asking for a friend. Pinaalahanan rin ng controversial film director na si Direk Daryl Yap ang naturang airline company na 31 milyon na nasa panig ng BBM Sara ang naghihintay sa kanilang paglininaw, pahayag pa ng naturang direktor. 31 million Filipinos waiting for your action, Cebu Pacific Air, and an official statement about what happened. Give Kapitan Van Ranwa a platform. We are interested. Bilang katuparan sa hiniling ni Direk Daryl Yap, kaagad na naglabas ng official statement ang Cebu Pacific Airline. Ayon dito, paiimbestigahan raw nila kung may naging paglabag ba sa Data Privacy Act of 2012. Pinatunayan rin ng ilang mga netizen na hindi fake news ang isiniwalat na ng turang piloto. Ito'y matapos hindi umano pasinungalingan ng nabanggit na airline company ang ibinulgar ni Van. Senyalis anya nito na ang istoryang naibulgar ay totoo. Narito ang official statement ng Cebu Pacific Air. Cebu Pacific statement on social media post by a pilot. A recent social media post by one of our pilot has been brought to our attention. In the post, the pilot alleged that Vice President LENi Robredo had requested for the flight a month ago to be given priority landing at the Ninoy Aquino International Airport, which caused flight diversions. The concerned pilot had taken down his post. Cebu Pacific respects freedom of speech and expression and does not prevent its employees from having or expressing their own political beliefs. However, as a company, we are also governed by the Data Privacy Act of 2012 and our company's code of discipline. We also have a robust social media policy which has clear guidelines on how our employees should behave on social media because they are stewards of our brand and everything that we value as a company. Sensitive company information and operational details must not be disclosed publicly, even with factual and more so if erroneous to prevent the spread of disinformation. Cebu Pacific is currently working with the Civil Aviation Authority of the Philippines on this particular matter. CAB will address this item internally with the concerned stakeholders based on our company guidelines. At yun na nga mga kabayan, ano ang inyong magiging reaksyon sa balitang ito? Huwag kalimutang mag-iwan ng komento o opinyon. Hanggang sa susunod, maraming salamat mga kabayan. Mabuhay!